mula sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Natin ang headlines. Bagyong Odette, bagyang humina, ilang lugar sa bansa ibinabana sa signal number 3. Close contact ng dalawang biyaherong nagpositibo sa Omicron variant, negatibo sa COVID-19. Paano kalabatas sa mandatory SIM registration, aprobado na sa Senado. 15 milyong pisong halaga ng ecstasy nasa bat sa Pasay City. Sa iba yung dagat, bilang ng mga nasawi sa gas explosion sa Haiti, umakyat na sa 77. Sa balitang pangkalakalan, ekonomiya ng bansa makakaahon sa pagpasok ng taong 2022. At sa balitang pangkalusugan, mga benepisyong makukuha mula sa mga pulang prutas, ating alamin. IZ Balita Nationwide. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 17, 2021. Sa ngalan po ni na Alex Santos at J. Mark Dagala, kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita. Ako po si Haya Ludivico. Ito naman po si Drew Nacino. Detalye ng mga balita, humina na ang bagyong Odette kung saan naitala ang ikawalong landfall nito sa bayan ng Libertad, Negros Oriental kaninang alas 12 ng hating gabi. Ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 75 kilometers southwest ng Iloilo City na may lakas ng hanging aabot sa 155 kilometers per hour. At pagbugsong hanggang 235 kilometers per hour at kumikilos pakanlurang bagi sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa ngayon, ibinabana sa signal number 3 ang ilang lugar sa Luzon. Kabilang na rito ang northern portion ng Palawan, kabilang ang Cagayan, Silio at Cuyo Islands. Apektado rin ng nasa ilalim din ng signal number 3 ang ilang lugar sa Visayas. Ang Guimaras, southern portion ng Iloilo, Antique, central at southern portion ng Negros Occidental at central portion ng Negros Oriental. Signal number 2 naman sa southern part ng Oriental at Occidental Mindoro, Romblon, southern portion ng Masbate, central portion ng Palawan, kabilang na ang Kalayaan at Kalamyan na Group of Islands. Sa Visayas, apektado rin ang signal number 2 ang Aklan, Capiz, ang nalalabing bahagi ng Antique, Iloilo, Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu, Siquijor, Western Bohol. Signal number 1 naman sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon. Nalalabing bahagi ng Masbate, kabilang na ang Tikaw at Burias Islands. Marinduque, southern part ng Quezon Province. Nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Island. Nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, Palawan at Batangas. Apektado rin ang signal number 1. Ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at nalalabing bahagi pa ng Bohol. Sa Mindanao, apektado naman ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiquin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, northern portion ng Zamboanga del Sur at northern portion ng Zamboanga del Norte po nasa signal number 1. Tinatayang 14,000 katao na ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Nasa 78,000 katao naman ang nagsilika sa Region 7, 8, 10 at Caraga. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamarami ang naitalang evacuees sa Caraga na umabot sa 78,000. Ito'y makaraang bayuhin ng malakas na ulan at hangin ang naturang rehiyon, partikular ang Siargao Island, Surigao del Norte, kung saan unang naglandfall ang bagyo. Samantala, maraming lugar naman ang nawala ng supply ng kuryente matapos mabagsakan ng mga poste. Pinatayang 4,300 pasahero naman ang stranded sa iba't ibang pantalan matapos kanselahin ang mga biyahe dahil sa naglalakihang alon dulot ng bagyong Odette.
Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 2,000 rolling cargoes, 90 vessels at 90 na motorbangkas din ang hindi pinabiyahe. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga biyaheng Eastern Visayas, Bicol, Central Visayas, Northeastern Mindanao at Western Visayas. Inabisuhan naman ni PCG spokesman Commander Armand Balilo ang mga pasero na ipagpaliban muna ang kanilang biyahe hanggat hindi pa umaalis ang bagyo. Nakaranas naman ang power outage ang malaking bahagi ng Cebu matapos ang 7th landfall ng bagyong Odette sa lalawigan. Nasa 95% na ng franchise area ng Visayan Electric Company Incorporated o VECO ang apektado ng power service interruption. Kabilang sa siniservisyohan ng VECO ang mga lungsod ng Cebu, Mandaue, Talisay at Naga, maging ang mga bayan ng Liloan, Consolacion, Minglanilla at San Fernando. Niniyak naman ng VECO na isasaayos nila ang mga naapektuhang power lines sa sandaling gumanda na ang panahon. Lalubog naman sa baha, dulot ng malakas na ulang dala ng bagyong Odette ang bayan ng Bubong, Lanao del Sur. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 36 na barangay o buong bayan ang binaha simula alas 4 kapon. Abot hanggang baywang ang taas ng tubig sa downtown o poblasyon dahilan upang gumamit na ng bangka ang ilang residente. Bukod sa mga bahay, bilang din sa mga nalubog ang ilang moske at palayan. Baha pa rin ang ilang pangunahing kalsada sa Butuan City, Agusan del Norte kahit wala ng ulan kagabi. Pinaalalahanan naman ng lokal na pamahalaan ng Butuan ang mga residente, lalo na sa mga lugar malapit sa Agusan River na lumikas na at pumunta na sa mga evacuation center. Ayon sa CDRRMO, tumaas sa 2.05 meters ang level ng tubig sa naturang ilog hanggang alas 9 kagabi. Bukod sa local government unit, sumaklolo na rin ang Philippine Red Cross Agusan del Norte Butuan sa mga lumikas na residente sa pamamagitan ng pamimigay ng hot meals. Iniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na maigpit na binabantayan ng Malacañang sa pamamagitan ng mga ahensya ng gobyerno ang galaw ng bagyong Odette sa kanyang talumpati sa MRT-7 o sa pagdating ng mga bagong bagon ng MRT-7, inihayag ng Pangulo na nakatutok ang pamahalaan sa kinakailangang pagtugon sa bagyo na nananalasa ngayon sa ilang bahagi ng bansa, partikular na hudyan sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pinayuhan din ng Pangulo ang publiko na mag-ingat at maging alerto sa mga kaganapan kaugnay sa sitwasyon. We have undertaken all necessary precautions, pre-positioned resources, and closely coordinated with the localities to prepare for immediate emergency and relief response. Still, we must remain watchful and careful of developments. Let us ensure that our people in the areas of the path of the typhoon will be safe and well. Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. United Nations na suportahan ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagtugon nito sa bagyong Odette. Ito ang tiniyak ni UN Philippines Country Representative Gustavo Gonzalez. Sa katunayan anya ay nagpulong na ang Philippine Humanitarian Country Team na binubuo ng international at national non-government organizations, private sector at International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Ayon kay Gonzalez, minomonitor na nila ang sitwasyon at inihanda na rin ang kanilang humanitarian support sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Pilipinas. Sa panig naman ng UN Children's Fund, handa itong mamahagi ng mga supply at manawagan sa kanilang partners para sa mas maraming emergency supplies. Inihayag ni UNICEF Philippines Representative Oyun Den Defnerov na nangamba sila para sa mga bata at pamilyang apektado ng bagyo kaya't handa rin silang magpaabot ng tulong. Oras na 11:01 makalipas ang 7 ng umaga, sa iba pa rin baksa ng mga balita, umabot na sa kabuuan 2,837,080 ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdagan ng 289 na panibagong kaso ng infection ng virus. Batay sa inilabas na datos ng Department of Health, nasa 2,776,425 na ang kabuuan bilang
ng mga gumaling sa COVID-19 matapos madagdagan ng 380 recoveries. Mababalo na sa 50,496 ang kabuuang nasawi matapos madagdagan ng 47 na bago o 47 sa death toll. Nakitaan ng uncharacteristic spike o biglaang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 ng Iligan City. Ayon kay Octa Fellow Dr. Guido David, mula sa dating 0.14 na reproduction number, tumaas ito sa 2.34. Ani David, wala pang ebidensya sa ngayon kung dahil ito sa Omicron variant, ngunit posible anya ito. Kaugnay nito, sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang reproduction number ay hindi dapat na maging sole determinant kung ang isang lugar ay may pagtaas ng mga kaso ng virus. Sa ngayon anya, ang Iligan City ay mayroong 2-week growth rate na 200% at average daily attack rate na 0.52 sa kada 100,000 populasyon. Sinabi pa ni Vergere na ang average number ng mga bagong kaso ng virus sa lugar ay nasa 27 mula December 2 hanggang 15, kung saan mas mataas ito sa average na 9 cases mula November 18 hanggang December 7. Gayunman, itinuturing na low risk pa rin sa COVID-19 ang nasabing lugar. Batay pa sa datos ng ahensya, wala pang natutukoy na cluster sa Iligan na nangungangahulugan na kalat na ang COVID-19 cases sa naturang syudad. Nag-negatibo naman sa swab test ang 7 close contact ng 2 kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kapwa asymptomatic ang 2 kumpirmadong kaso ng naturang variant. Nasa 48 taong gulang ang isa sa mga kaso na returning overseas Filipino na mula sa Japan. Habang ang ilawang kaso naman ay nasa 37 taong gulang mula naman sa Nigeria. Sinabi pa ni Vergere na isang close contact ng case 1 ang natukoy na at nagnegatibo sa swab test noong December 4. Habang yung anim sa 7 close contact ng case 2 ay natukoy na at nagnegatibo rin ito sa COVID-19 test. Samantala, kinumpirma naman ni Vergere na may naitalaring na 33 kaso ng Delta variant na na-detect sa pinakauling genome sequencing. Inihayag ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe na malaki ang chance ang magkahawa ng Omicron variant sa loob ng bahay. Ayon kay Kabotahe, mas mabilis kasi itong naipapasa kung ikukumpara sa Delta variant ng COVID-19. Sinabi pa ni Kabotahe na mayroong 19% ang hawa ng Omicron variant sa household kumpara sa Delta na nasa 8.5% lamang. Sa naging pag-aaral ng isang laboratorio sa United Kingdom, mas malaki umano ang tsansa na matamaan ng Omicron variant ang mga bata at mga matatandang unvaccinated. Dahil dito, nanawagan si Kabotahe sa publiko na magpabakuna na upang maiwasan ang nakakahawang sakit. Center time 7:15. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Po na 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan pa rin po ni J. Mark Dagala at Alex Santos, kami pa rin po yung mga tagapagatid balita. Ako po si Haya Ledivico. Ito naman po si Drew Nacino. Tanggap po na tayo ng pag-ulat mula po sa labas ng impilan. Ang PNP nakapagtala na raw ng casualty sa pananalasa ng Bagyong Odette. Ang pag-ulat mula kay Patrol 9J, Mark Tagala. Nakapagtala na nga ng nasawi sa Bagyong Odette ang Philippine National Police o PNP. Patay sa ulat mula sa PNP Command Center sa Camp Roderick Alba na isa ang nasawi at tatlo ang nasaktan sa bahagi ng Northern Mindanao, habang isa naman ang naitalang nawawala sa Western Visayas. Hindi pa inilalabas ang detalye sa nasawi, nasaktan at nawawala. Gawin nga, sinabi ni Alba, na 16 na individual ang nasagip sa Eastern Visayas, habang 23 naman ang nasagip sa Northern Mindanao dahil sa paggugupit ng bagyo. Nabatid na nasa 3,000 police disaster response personnel ang itinakalat ng PNP
sa mga regyong apektado ng bagyo na mayroong mahigit na 7,300 standby support force para sa rapid deployment kung kakailanganin. Trabaho nilang umalalay sa DSWD, local PR, Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi sa lokal na pamahalaan sa iba't ibang operasyon at pagtulungan sa mga pangangailangan. Lumalabas naman sa pala ng PNP na 37,600 mahigit na pamilya ang nailikas dahil sa bagyo o katumbas ng mahigit 119,000 individual. Patungan, J. Mark Tagal, nagulat sa Imperial Metro Lakas, TWIC. Patrol 9 J. Mark Dagala, samantala nanindigan ng Department of Health na walang rason upang magpatupad ng travel restrictions sa lahat ng bansang may kumpirmadong kaso ng Omicron variant. Tugon ito ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa hirit ng health advocate na si Dr. Tony Leachon na magpatupad ng total travel ban upang mapigilan ang pagkalat ng bagong variant ng COVID-19. Ayon kay Vergere, dapat ibalanse ang lahat ng aspeto ng kalusugan at ekonomiya. Kailangan din anyang intindihin ang magiging epekto sa foreign relations ng bansa kung isasara ang mga borders kahit ilang kaso lamang ang naitala sa ibayong dagat. Mayroong 8 bansa sa ilalim ng red list ng Pilipinas, sanhi ng maraming kaso ng COVID-19 na binubuo ng Andorra, France, Monaco, Northern Mariana Islands, Reunion, San Marino, South Africa, at Switzerland. Inihayag din ang DOH na walang dahilan upang mataranta ang publiko sa pagkakatuklas ng Omicron variant sa Pilipinas. Gayunman, ipinaalala ng DOH sa mga tao na huwag maging kampante sa pagsunod sa health protocols. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi dapat magpanik at matakot ang publiko bagkos ay dapat maging mas maingat. Hinigayat din ni Vergere ang mga mamamayan na agad magpabakuna laban sa COVID-19. Nito lamang Miyerkules ay 2 kaso ng Omicron variant ang naitala ng DOH sa 2 biyahero mula Japan at Nigeria. Samantala, nasa 65% na ng mga senior citizen at mahigit 2 milyon na ang fully vaccinated contra COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje na nasa 6 milyon sa 8 milyong senior citizen ang naturukan na ng COVID-19. Dagdag ni Cabotaje, naging maganda man ang turnout ng booster dose sa mga senior citizen, kailangan pa rin paigtingin ang pagbabakuna sa mga nais maturukan. Aabot naman sa 62% na may edad 12 hanggang 17 ang nabakunahan ng first dose, habang nasa 2.7 milyon na ang nakakumpleto ng 2 doses ng Pfizer o Moderna vaccine. Sa oras na 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, silip tayo ng mga balita mula sa labas ng impilan. 6 na bagong COVID recoveries na itala sa Muntinlupa at Pasay. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Sumadsad sa 7 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Muntinlupa. Ito'y makaraang gumaling ang 6 pang pasyente, kung kaya't nasa 27,010 ang kabuang bilang ng mga nakarecover sa sakit sa nasabing lungsod. Sa kasalukuyan, nasa 27,596 ang total confirmed cases sa Muntinlupa, habang 579 naman ang bilang ng mga nasawi. Muli naman nanawagan sa publiko ang Muntinlupa LGU na magpabakuna na laban sa COVID-19 bilang proteksyon hindi lamang sa sarili kundi maging sa pamilya. Sa Patrol 13, Gilbert Perdez nag-ulat para sa bilang may todong lakas sa DWIZ. Maraming salamat Patrol 13, Gilbert Perdez. Samantala, halos 400 lugar sa bansa ang hindi nakasali sa second round ng vaccination drive dahil sa bagyong Odette. Ayon kay Department of Health Undersecretary Mirna Cabotaje, 388 o 2.6% ng kabuang 1,634 na lugar na venue ng bakunahan ang kasalukuyang apektado ng bagyo, kung saan nasa kabuang 953,624 na individual ang nabakunahan nito lamang December 15. Nanguna sa mga lugar na nagpaturok na ng bakuna ay ang Calabarzon na may 187,000 doses, sinundan ng Central Luzon na may 168 doses,
at Ilocos na may 66,000 doses na naiturok. Sa ngayon, planong isama ng DOH sa December 20 hanggang 22 ang mga lugar na hindi nakasama sa second round ng vaccination drive. Halos 1 milyong Pilipino naman ang binakunahan ng COVID-19 vaccine sa kabila ng suspensyon ng gobyerno sa National Vaccination Drive sa 11 rehiyon bunsod ng Bagyong Odette. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kaputahe, 953,624 ang tumanggap ng bakuna sa unang araw ng Bayanihan Bakunahan 2. Katumbasaan niya ito ng 83.7% sa day 1 ng vaccination drive na nakatakda namang magtapos ngayong araw. Pinakamarami sa mga binakunahan ay sa National Capital Region at Cordillera Administrative Region. Nagsagawa rin ng bakunahan sa Calabarzon, Cagayan Valley, Central Luzon at Ilocos Regions. Ng mga vaccine expert panel ang mas maiksing panahon para makatanggap ng second dose at booster shot ng COVID-19. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nakausap na umano niya si Dr. Nina Gloriani, head ng vaccine expert panel, na hilingin na ibaba na lamang sa 3 hanggang 4 na buwan ang interval ng pagtuturok ng second dose at booster dose. Sinabi ni Duque na maaaring ipatupad ito sa lahat ng COVID-19 vaccine brands na aprobado bilang booster dose. Anya, umaasa ang kagawaran na maipatutupad agad ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, lahat ng mga nakakatanggap ng 2 dose ng bakuna ay maaari nang magpaturok ng karagdagang COVID-19 dose ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sputnik V o Sinovac vaccine at 3 buwan matapos ang Janssen shot. Dumating na sa bansa kahapon ang mahigit kalahating milyon doses ng Pfizer COVID-19 vaccines na binili ng pamahalaan mula sa US of A. Lumapag sa NAIA Terminal 3 pasado alas 9 ng gabi ang eroplanong may lulan ng 556,500 doses ng naturang bakuna. Dadalhin sa Davao City ngayong araw ang 105,300 doses ng Pfizer vaccine. Batay sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, aabot na sa 99,139,602 doses ang naiturok na bakuna sa buong bansa. Samantala, inihayag ni Vaccine Expert Panel Dr. Ron Quinsolante na hindi na dapat pinahaba pa ang mandatory 14-day quarantine period sa bansa. Kasunod dito ng bagong alituntunin sa mga biyaherong fully vaccinated na dapat magkaroon ng negatibong resulta ng RT-PCR test na isinagawa sa loob ng 72 oras bago umalis sa pinagmulang bansa. Ayon kay Solante, sapat na ang 14 na araw upang masubaybayan at maobserbahan ang mga nagpositibo sa virus. Matatanda ang nagpositibo sa Omicron variant ang 2 individual kung saan ang isa dito ay galing sa Japan habang ang isa naman ay mula sa Nigeria. Inihayag naman ni Health Undersecretary Mirna Kaputahe na mas nais ng karamihan ng Pfizer vaccine bilang booster dose. Mapapatid na pinayagan ng DOH ang mga vaccines o mga nagpapaturok na mamili ng kanilang brand ng bakuna bilang booster dose, kung saan marami anya ang nagre-request ng Pfizer. Partikular nga po yung brand po na yan. Pwede na po ang choosy. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, ang mRNA vaccines ay nagtuturo sa cells kung paano gumawa ng protina na mag-trigger sa immune response sa loob ng katawan. Kaugnay nito, hinikayat naman ni Kaputahe ang mga individual na hindi pa nakakatanggap ng first dose o yung primary vaccines na magpaturok na ng kahit na anong brand ng bakuna na available upang magkaroon ng proteksyon laban sa COVID-19. Samantala, ipinanawagan ng mga negosyante sa gobyerno na iksian sa kalahating metro ang distansya sa pagitan ng mga manggagawa at customers sa mga restaurant at establishmento. Ito upang mas maraming espasyo umano ang magamit ng mga manggagawa at customer sa kabila ng pagpasok sa bansa ng Omicron variant ng COVID-19. Ipinaliwanag ni Ricky Salvador, Executive Director ng IT and Business Process Association of the Philippines, na karamihan naman sa mga empleyado ay fully vaccinated na. Kung babawasan na niya ang distansya, mas maraming empleyado ang magkakasya sa kanilang opisina upang mas maging efficient ang kanilang mga workplace.
Sa kabila nito ay tiniyak naman ni Salvador na susunod pa rin naman ang mga empleyado sa mga health protocol. Yan, ventilation standard dapat na matiyak na, nasusunod sa mga workplaces, lalo na ngayong pumasok na sa bansa ang Omicron variant. Idetalye mo, Patrol 17, Jopel Peleg. Dapat na gumamit ang mga commercial establishments at mga kumpanya ng carbon dioxide monitors upang agad na malaman kung sapat o tama ang ventilation sa kanilang mga workspaces. Ito ang inihayag ni Department of Labor and Employment o DOLE Assistant Secretary Maria Teresita Cocueco sa laginganda briefing ng Malacanang. Pahayag ni Cocueco, napaka-importanteng tumalima ang lahat ng mga business owner sa kanilang mga lugar paggawa alinsunod sa ventilation standard matapos na makapasok na sa Pilipinas ang Omicron variant. Giit ni Cocueco, malaking tulong kasi ang carbon dioxide monitors upang agad na malaman ang antas ng carbon dioxide sa isang establishmento o opisina dahil mabilis kasing mahawaan ng virus ang isang individual sa mga kulob na lugar. Dagdag pa ng DOLE official na isa ang ventilation standard sa mga nakasaad sa health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan sa mga lugar paggawa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Torong Lakas, DWIZ. Kabalik po ang IZ Balita Nationwide na oras, ganap ng alas 7:30. IZ Balita Nationwide. Sa ikalawang bahagi na ng IZ Balita Nationwide pang umagang edisyon, sa ngalan pa rin po ni Alex Santos at J. Mark Dagala, kami pa rin po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Haya Ladivico. Ito naman po si Drew Nasino. Silip tayo ng ilan pang mga pag-ulat mula pa rin po sa labas ng impilan. Listahan ng mga pinagbabawal na paputok, inilabas na ng PNP. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga bawal mula kay Patrol 9J Mark Dagala. Nagmumula ang Philippine National Police o PNP o nakukumpiskahin ang lahat ng mga ilegal na paputok at papatawan ng kaukulang parusa ang sinumang magbebenta o gagamit ng mga ito. Kabilang sa mga pinagbabawal ang Watusi, Piccolo, Papap, Five Star, Lapak, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Super Lolo, Atomic Triangle, Goodbye Bading, Large Size Judas Belt, Goodbye Philippines, Goodbye Dilima, Bin Laden, El Columbia, Mother Rockets, Goodbye Napoles, Cooking Can, Super Yolanda, Pillbox, Boga, Quiton, Tabasi, at iba pang mga kalitulad na paputok. Kaya din ang overweight at imported na firecrackers. Rinsunod sa Republic Act 7183 at Executive Order number 28, pinapayagan naman ang mga sumusunod. Ang baby racket, bawang, El Jabdo, Dulas Belt, paper cups, pulling of strings, sky racket o booties, small triangulo at iba pang mga kalitulad na paputok na hindi overweight at hindi imported. Pinapayagan din ang mga pyrotechnic devices tulad ng butterfly fountain at jumbo regular and special luces, mabuhay Roman candles, sparkles, trompilyo, whistle devices at mga kalitulad na pailaw. Ayon sa PNP, ang anumang pailaw ay maaaring gamitin ng sinumang maski sa labas ng kanilang mga tahanan. Ang mga community fireworks displays naman ay hinihikayat din ng PNP basta ito'y sa mga designated na mga lugar at masusunod ang health protocols. Patrona ay kayo. Teka lang ang bulan sa ito ng ito ng lakas. Ito mo guys. Maraming salamat Patrong Langan J. Mark Dagala sa iba pang mga balita. Generally peaceful ang unang araw ng Misa de Gallo o ang tradisyonal na simbang gabi. Ayon kay NCRPO spokesperson Police si Lieutenant Colonel Jenny Texon, aabot sa humigit kumulang 60,000 ang kanilang crowd estimate sa mahigit 300 simbahan na kanilang binantayan.
Katuwang din anya ng may 3,000 pulis na ipinakalat sa mga simbahan ang nasa 11,000 force multipliers na siyang itinalaga para tumulong na magtiyak ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng simbang gabi. Mahigpit namang pinayuhan ng NCRPO ang publiko na sundin pa rin ang ipinatutupad ng minimum health protocols at huwag iwanan ng mga tahanan na walang tao o di kaya naman ay patayin ang breaker ng kanilang kuryente at huwag mag-iwan ng mga nakasinding kandila upang maiwasan ang sunog. Pinayuhan naman ng Archdiocese of Cebu ang mga parokyang nasa ilalim ng kanilang jurisdiction na ipagpaliban muna ang simbang gabi o Misa de Gallo, partikular sa mga lugar na apektado ng bagyong Odette. Ayon sa Archdiocese ng Cebu, nasa diskresyon na ng mga pari at kura paroko kung pahihintulutan ang paggamit sa mga simbahan bilang evacuation center sa halip na ako na magdaos muna ng misa. Kabilang naman sa mga tumugon, ang Parish of the Alliance of Two Hearts sa Banawa, Cebu City, na nagpasyang magkansela ng mga misa kagabi at ngayong araw. Ipinagpaliban din ng Christ the King Parish sa Mandaue City ang Misa de Gallo. Sa halip ay pagpapatuloy ito bukas, December 18, depende ho sa sitwasyon dyan ho sa Sugbu. Balita, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang pagluluwag sa foreign investors o panukalang magbubukas ng mas maraming dayuhang mamumuhunan sa bansa. Nakukuha ng botong 1930 ang inaprobahang Senate Bill 2094 sa hybrid plenary session kung saan layunin itong maamyendahan ang Public Service Act upang paliwagin ang restrictions sa mga dayuhan at mabigyan ang mga Pilipino ng mas marami at mas maayos na pagpipilian. Malaking tulong din ito sa pag-angat ng ekonomiya na mapapakinabangan ng susunod na henerasyon sa liberalisasyon ng public services ng bansa. Laman din ng naturang panukala ang pagpapataw ng parusa sa mga taong lumalabag sa batas sa pamamagitan ng multa na hindi bababa sa current value ng original fine batay sa Consumer Price Index o pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon hanggang 12 taon. Susot na rin sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang mandatory registration ng SIM card sa bansa. Sa botong 22-0, walang tumutol. Inaprobahan ang Senate Bill 2395 o ang SIM Card Registration Act na nag-aatas na irehistro ang mga SIM card upang mapigilan ang mga scam at internet-based transactions. Sa ilalim ng panukala, kailangan magpresenta muna ng government-issued ID o anumang proof of identity ang mga bibili ng SIM card. Ang mga individual na mamemeke o magbibigay ng maling impormasyon ay maaring masentensyahan ng hanggang 12 taong pagkakakulong, habang ang mga SIM card seller naman na illegal na magbibigay ng impormasyon ng mga buyer ay pagmumultahin ng hanggang 200,000 piso. Samantala, petisyon na humihiling na makansela ang kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos pagpapasyahan ng COMELEC bago mag-holiday break. Ang detalye ng balita mula ka Patrol 5 ay Ayupangko. Pagpapasyahan na ng Commissioner of Elections o COMELEC bago mag-holiday break ang unang petisyon na humihiling na makansela ang kandidatura ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2022 presidential race. Ang petisyon ay mula sa Cause-Oriented Groups na pinamumunuan ng isang Father Christian Buenafe. Sa 5 pahinang kautusan na pinirmahan ni COMELEC Commissioner Socorro N. King, ipinahayag na opisyal na ang petisyon ay isusumiti na for resolution sa oras na maisumiti na magkabilang panig ang kanilang memoranda sa loob ng 5 araw na palugit. Ayon kay N. King, hindi na kailangan pa ng clarificatory hearing dahil magiging rason lamang ito upang madelay ang desisyon. Ang grupo ni Father Buenafe ay humiling na makansela ang Certificate of Candidacy ni BBM dahil sa pag-convict sa kanya ng Court of Appeals sa isang tax offense. It is Patrol No. 5 ay Ayupangko, tukulat si Pelimetro del Lakas, DWIC.
Maraming salamat si Patrol 5 Kuyang IIU Pangko. Okay pa rin sa eleksyon, magsasani puwersa naman ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard upang paghandaan nga po ang susunod na halalan sa Mayo 9 taong 2022. Kasunod ito ng naganap na National Joint Peace and Security Coordinating Council meeting sa Campo Crame sa Quezon City na dinaluhan ni na AFP Chief of Staff Lieutenant General Andres Centeno, PNP Director General Leonardo Carlos at PCG Commandant Admiral Leopoldo Laroya. Nakapanood sa nasabing pulong at updating ng kanilang intelligence, operations, civil and community relations, legal at investigation, at ang training and education programs. Layunin ng mga ahensya ng gobyerno, na tiyaking magiging maayos at mapayapa ang gagawing halalan sa national at local polls. Balita, malapit nang matapos ang Metro Rail Transit Line 7 o MRT 7 na magdurugtong sa North Avenue sa Quezon City patungong San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa Department of Transportation, nasa 52% nang tapos ang pagsasagawa sa linya ng MRT 7 na ikokonekta sa MRT 3 at LRT 1. Layunin ng pamahalaan na mapalawak ang access at tuloy-tuloy na pagbiyahe ng mga pasahero sa loob lamang ng 35 minuto mula sa dating 2 hanggang 3 oras. Maglalagay ang DOTR ng 108 rail cars sa MRT 7 na may 36 train sets. Sa ngayon, 17 buwan na lamang ang hihintayin para matapos ang mass transport project. Standard Time 7:45. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Naniniwala si Acting Presidential Spokesman at Cabinet Secretary Carlo Nograles na makaaahon ang ekonomiya ng bansa sa pagpasok ng taong 2022. Ayon kay Nograles, maging ang economic managers ay naniniwala ring aangat ang ekonomiya sa susunod na taong matapos ngang tumaas ang growth target sa 5.5% ngayong taon. Sa ngayon, itinaas ng Asian Development Bank ang kanilang economic outlook sa Pilipinas mula 5.1% ngayong 2021 patungo sa 6% sa susunod na taon. Balitang pangkalusugan. Alam niyo ba na maraming taglay na sustansya ang pagkain ng mga pulang prutas? Ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng mga pulang prutas at gulay ay nagtataglay ng phytonutrients para mapanatiling malusog ang katawan. Kabilang dito ay ang strawberry, kamatis, watermelon, cherries, cranberries, beetroot, raspberries, red peppers, red cabbage at red grapes. Nakakatulong rin ang beetroot para mabawasan ang peligro sa pagkakaroon ng cancer. Mataas rin sa bitamina, mineral at mataas sa calcium ang pagkain ng mga pulang prutas at gulay. Nakakatulong din ang mga pulang prutas sa mata at sa kalusugan ng puso. Balita sa lapas ng bansa. Umano na sa 77 ang bilang ng mga namatay matapos masunog ng buhay sa sumabog na gas tanker truck sa second largest Haiti. Matatandang nawala ng kontrol ang naturang truck habang umiiwas sa isang motorcycle taxi kung saan posible mga criminal group ang responsable sa pangyayari. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ng pagtagas na langis sa kalsada dahil ng pagsabog. Sa ngayon, nagdeklara na si Haitian Prime Minister Ariel Henry ng 3-day national mourning matapos ang pagsawi ng mga biktima sa naganap na trahedya. Isang individual matapos magliyab ang isang bus sa Central Mali, West Africa. Sa investigasyon ng mga otoridad, hinihinalang mga militanteng grupo ang responsable sa pagpatay sa mga biktima kung saan pinasabog ang isang bus na nag-aatid ng mga pasahero sa lokal na pamilihan sa lugar. Nabatid na ilang beses inatake ng mga armadong kalalakihan ang naturang bus na bumabiyahe sa rutang Songho Village patungong Banjagara Market. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente.
updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Alamin na natin ang kaganapan sa mundo ng pampalakasan mula kay Anthony Sunda, Anthony Suntay. Good morning, Anthony! Ang balita natin sa umaga ito ay tungkol sa golf. Si Rian Maliksi ay pumalo ng 70 sa huling araw kahapon at nanalo ng 15 strokes sa ICTSI Midlands Ladies Classic sa Tagaytay. Ang 14-anyos na amateur golfer ay may 54-hole total ng 3 under 213. Ang winning margin niya ay isang palo lamang doon sa tour record ng 16 na ginawa ni Princess Superal sa Tagaytay Highlands noong 2018. Jaime Constantino ay pumangalawa sa palong 75 sa final round para sa total na 228. Bilang top pro finisher, si Constantino ay nag-uwi ng 116,000 pesos bilang kanyang premyo. Kinuha din niya ang top spot sa Order of Merit sa kanyang rookie season na may kita ng 609,000 sa taong ito. Sunshine Barakel, panalo sa Highlands noong isang buwan, ay joint third place kasama si Marvy Monsalve. It's a great experience. I've been able to compete with the pros and I was able to manage myself great. And I'm happy with that, ang sabi ni Maliksi na may palo ng 73 and 70 sa first two rounds. Although I struggled in the back nine, I was able to maintain myself, to compose myself in a very good way. Meron na tayong isa pang aabangan sa larangan ng golf, si Rian Maliksi. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. At sumayin niyo po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIZ. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat sa serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At sa ngalan po nila Alex Santos at Gmark Dagala, kami po inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si Haya Ludivico. Ito naman po si Drew Nasino. Standby lamang po para sa susunod na palatuntunan. Ang karambola at 8 days na lang, Pasko na! IZ Balita Nationwide.